si Sindel maka ano mo yun, magamit na ni Sindel yung kanyang mga items. Uh-huh. Kasi ang nangyayari, automatic, kapag ka nahuli siya sa likod, magtatakbo na yun eh. So parang hindi mo na magagamit yung finarm mo. Yeah, yun na nga, no? Maganda yung naging point mo doon, Butters. Pero puntahan na natin for this game number 2, Echo and Z4. Respect ban ulit sa mga assassin ang manggagaling sa Z4. Pero sa mga gantong klase ng composition, no, kasi ngayon bumalik na yung mga assassin eh. Pero you think isa sa mga nagiging rason kung bakit nakukuha pa muli, no, or bumabalik na muli or nakukuha na nga muli yung mga fighter and tank dahil nga naman sa consistent na pagban dito sa mga heroes na to? Definitely yung mga assassins ngayon. Well, ganito na lang isipin mo. Sa mga players katulad ni Carl Easy, para nagiging automatic na kailangan mo na iban yung mga assassins. Huwag mo nang bigay. Kasi madami nang sumubok pero onti lang yung may kaya talagang pigilan. So ngayon, for the side of Z4, baka dun sila humanap ng opening. Iba nila yung mga assassins tapos pumili sila ng mga utility junglers para kahit papano ay magkaroon sila ng certain advantage against kay Carl TZ. Pero kasi kung nakikita mo si Carl TZ din, nagkakaroon na din siya ng certain adjustment sa playstyle niya. Gumagamit na siya ng mga thumbs, gumagamit na siya ng iba't ibang tank heroes on the jungle. At nakikita mo naman dito na open talaga for change na dito si Carl TZ sa ating meta ngayon. This time. Pero kung babalikan natin yung roots kasi, no, tama nga naman yung sinabi mo eh. Wag na wag ibibigay ang assassin kay Carl. Pero ngayon, alam mo kung babalik talaga tayo sa roots. Hirap. Mm-hmm. Sige. Kung babalik talaga tayo sa roots. Ang hero dati dito ni Carl nung mga season 2 pa lang nung isang liga. Mga Gushon, mga ganun eh. Ay. So talagang ano to, mataas ang killer instinct na itong player na to. Laging gutom, kumbaga. No? Pero sa ngayon, first pick, pwede silang kumuha ng utility dito. And this is surprising if kukunin ng Z4 itong Selena. Tingnan natin kasi the vision, pero ayan, pinalitan nila isang Eve control. Pero tingin mo ba medyo maaga ang Eve para dito? Actually, ang Eve, magandang pili yan on the first phase. Kasi kung isipin mo, kung nakita na nila yung playstyle na pinakita ng Echo na naging sobrang aggressive, then get someone na pwede niya control yung aggression na yun, and that is where Eve will come in. Pero ang pinaka-problema nila definitely is itong si Julian. Kasi nga, ang dali niyang abutin ito si Eve at ang dali niyang inak para mapihila na yung gagamitin niyang real world manipulation. Ngayon, this is a good answer para sa aggression, pero may sagot din agad yung Echo para matuloy nila yung aggression nila. Alam mo, itong isang Julian na to, kung kukunin ni Carl to, sanay na sanay siya sa mga heroes na mabibilis. No, and isa to sa mga comfortable, I believe, na magiging hero na meron ngayon si Carl TZ, and eto na, nasa second phase na tayo ng ban. Tanky heroes ang tinanggal ng Echo rito, ah. And itong mga heroes na to ay kayang mag-disrupt ng isang Franco. So might as well na wag mo na ibigay ito. Dahil nga, kung isipin mo, yung Atlas, automatic yan, counter yan kay Franco. Plus, kung isipin mo, meron pa silang tatlong melee heroes na nakapigili na. So, automatic may mauhuli na tong Atlas. So, this is a good ban. Yung Grok naman, dahil nga may melee sila, madali silang mawawild charge niyan at madali silang mawaforce out niyan. At tatama yung power of nature. Dahil nga, yung range capability ng Grok ay kapareho ng range capability ng first 3 picks. At habang itong tatlo ay nagbubreskuhan, kumuha sila ng isang Beatrix para naman maging damage dealer onto the long range area. Long range damage mula kay Chef Benny. Pero kinounter kagad dito ng Z4 actually ng isang Popol and Koopa. That Koopa dog, masasalag nito yung mga bala eh, no? Mm-hmm.
possible, and dumarating tayo sa point na pati yung Franco, masasalagan niya, maharangan niya. Pero ang pinaka main idea talaga dito ng side ng Z4 is to push early. Lugiin si Benny into the early game with the Popol and Kupa Sindel, Gold Lane. Tapos kapag nalugi niya na, ay tuloy-tuloy na ang pagpupush dito ng members ng Z4 at baka hindi kayanin ng Echo yung pressure na ibibigay nila doon sa mid game. Nako, pressure is the key. Echo Loud, pinakita na nila kung ano ang mga nasa barahan nila. Ito na yung mga heroes natin sa pula sa asul. Gamitin nyo yung comment section para suportahan ang mga teams na ito. Z4, PEGAXY, and Echo Loud. Mainit na performance na ipinakita ng Echo for that game number one. Magandang adjustment para sa Z4. Nabanggit ni Butters to kanina that Eve, yung control para dito sa laban. Pero ngayon, ipapasok na tayo sa ating bakbakan for our game number two. Mm-hmm. And ngayon, ay papansinin mo sila Sanji. Nandito na sa may middle lane. Si Reggie naman ay hindi nila nakita at ginugulo niya dito si Carl TZ ngayon. Alam ni Reggie na ito yung opening niya kasi hindi pa unlock yung dalawang skill dito ni Carl TZ at hindi niya pa makukombo dito si Reggie. Kaya ano ba ito eh, talagang magiging aggressive pa yung members dito ng Super PEGAXY, especially Reggie doon kay Julian. Pero alam mo, maganda rin naman yung ginagawa dito ni Carl. Kahit papano, inunahan na niya doon sa Little Wonder even though nandun sa may side ng Z4 yon. Ito si Reggie, nakikipaghulitan din lang kay Sanji. Pero uy, baka may mamatay ha. Let's see. Si King Kong dito, medyo critical. Habang si Sanford, hinahampas ng kanyang martilyo. Built T na rin. Napakakunat. And first blood, uy. Napakatagal nilang tinakedown ni Sanford. At kung isipin mo si King Kong ay napwersang umuwi. So ibig sabihin, in terms of securing yung mga levels, lumalamang na dito si Carl TZ. Ngayon, may pwestuhan na magaganap at alam natin na si King Kong dito ay mag-clear pa ng kanyang jungle monsters. So si Carl TZ, may opening siya ngayon na umikot at mag-rotate, umikot doon sa kanyang mga kakampi. Ayan o, tulad ng mga ganyan. Tignan mo naman. Uy, si Milk Tea. Nako. Nakakuha na naman si, or nakakuha na si si Sanford actually ang nakakuha ng kill na yon. Maganda pa rin para sa Z4 kasi hindi napigyan ng kill si Carl. Pero Turtle ay nandito na at maganda ang simula ng Echo Loud for this game number 2. Nakapwesto na nga sila dito sa Turtle na to. Na-utilize ng Echo yung ginawang space ni Sanford at ginamit na yung penalty zone, but it wouldn't really matter as King Kong will use the heavy spin. Pero that only means na walang heavy spin para doon sa may Hello. Turtle. Uy, at makumpag tayo yung turtle dito. Lata si Carl. Hey, Carl. Mm-hmm. Wow! Uy, nahuli si and the multi ay minaso rito ni Sanford. Ngayon, 2-1 yung score. Medyo malaki ang nakuhang kalamangan. 1K kagad para dito sa Echo. And ito yung sinasabi mo kanina, Butters, na sabihin natin na damage output na meron si Sanford. Kaya lang dito sa may bandang ibaba, ay nakakuha rin. Yawi ay babagsak, same with Sandel. Habang si Chef Benny naman dito at si Reggie ay nagpapakunatan. Makunat din si Chef Benny. Isipin mo yung damage dito kay Reggie, hindi basta-basta yun. Ha? Kumbaga, itong Ruby na to, tumatank ito, kumukuha pa ng onting buhay. So talaga nababawas-bawasan talaga si Reggie. At si Yawi naman ay binabantayan si Benny dahil nga lamang ang isang Popol and Kupa sa Beatrix dahil yung sniper pwede saluin ng Chichu Dog eh. Yung Chichu Dog, isa sa mga talagang pwedeng gamitin ni Sindel, pananggala. No, dito sa Renner play pero, na magagaling dito pero alam mo, dahil nga ganon, ang ginagamit dito ni Beatrix yung shotgun pati yung Nibiru. Yung shotgun tsaka yung machine gun. Oo.
Kasi nga alam niya na hindi talaga siya makakatama ng madali. So might as well equip mo yung sarili mo na talaga makabawi ka. And two, kamuntikan! Ang ganda ng play na sana na yun from Sanji! Di ka na. Halos 5% na lang yung tira sa kanyang buhay niya. Pero may penalty zone! May nakikita si Sanford dito na hindi natin nakikita, mga kaibigan. Echo loud. May mga misplays pero pinaparamdam lang ng echo dito kung gaano sila ka-aggresibo. Kung papasinin mo, si Sanford naman ay talagang pinaalalayan niya lang si Carl. Dahil alam naman natin na si Krista ay nagkaroon ng changes sa kanyang hit at mas naging viable siya for pro play. Last time na nakita natin ng Krista na talagang malakas ang impact is nung season 3, season 4 ng isang liga. Kaya naman medyo matagal na nung last natin nakita itong si Krista na talaga nag-dominate at nagiging makunat sa isang laro. Oo, kaya ako excited din talaga ako na makita itong Terisla, especially sa mga gatong klaseng laban at talaga na-utilize doon ng bawat team. Pero ngayon si Sanji, mapapa-black shoes, so naubos or maraming mga resources ang nagamit dito ng Z4. Kaya lang nandito na rin si Sanji, nandun yung kanyang mga glooms, yung void crystal, talagang nailatag na at masakit yung mga multo na meron dito si Sanji, mga kaibigan. Napapasin mo si Yawi naman ay nag-hook lang. Parang ano, no burrito, parang siya nagba-volleyball. Oh. Parang sinasabi niya, mine! Ay, oo! Oo nga eh! Sanji, oh! Nahuli si Sanji dito! And this is going to be bad for Sanji. Echo, nakakuhaan sila ng isa. 3-3 ang score natin. Namay na nga doon. Ito mo si Sanji. Oy! Pero merong extended team fight doon sa may bandang gitna. Si Tu, uy, si Cortese, napa-enhanced sword. Nakataka siya doon sa dalawang miyembro ng Z4 at hindi pa tapos yon. Tatakas uli. May mga psycho play na ginagawa dito si Boss Carl, ha? Nakita mo naman yung ginawa niya doon. Ginamit niya yung empowered version ng kanyang sword na skill, yung second skill, nakapag-dash out siya. At nung hinahabol siya, ginamit niya yung retribution niya para mas slow yung kanyang kalaban at siya ay magkaroon ng extra movement speed. So, nice play there coming out from Cortese. Hindi siya mapapatay dito na si Super Pegaxy. Hindi talaga basta-basta. Pero ikaw ba, Butters, nagamit mo na itong revamp na Terisla na to? Actually, oo. And masasabi ko lang, Diyos ko po, yung damage solid, tapos sobrang kunat pa. Oo. Grabe, no? Kasi, again, kaya rin pinapriority yan ng Echo and talagang nasa S tier itong Terisla na to. Kasi, nabanggit to kahapon ni OSX, eh. Hindi na kasi naka-cancel yung skill 2 and tuloy-tuloy yung damage nun. So, hindi mo siya pwede ma-stun. Siguro, yung mga suppress na type na skill, pero hindi basta-basta kasi naka-cancel, eh. Lalo na pag humasiwas-iwas na to, eh, no? Kasi Sanji naman napilitan gumamit ng black shoes at dahil nandun siya sa may area nung nandun sa area malapit yung sapatos ay hindi din magiging enough yun para makataka siya at makalayo sa kanyang mga kalaban. Terisla, habang nangyari lahat, tumutulak lang doon sa may top lane habang si Cortese naman ay matapat kay Reggie, pati kay Sindel at si King Kong nandito na rin sa area. Yawi, pinahanap niya yung pwesto, pinapakita niya yung presensya niya para mataboy dito si Reggie at si Sindel. Kasi kapag hindi sila umalis, may possibility na makagat na lang sila ng ultimate o mahook pa sila netong Franco. Yeah. Magandang technique din yun, no? Pinapakita ni Yawi kung nasaan yung kanyang posisyon para umatras ang mga member ng Z4. Pero wala nang aatrasan itong si Tu. Nandun din yung pag-ibit when a terrible spin. Pinagtulung-tulungan na dito ng mga members ng Z4. Pero mabubuhay pa itong si Sanford. Pero hindi na nga nakagal yun. Kaya lang andun yung bloody hunt mula kay Yawi. 4 members dito ng Echo Loud. Nagigil na gigil. 3 miyembro ang bagsak para sa Z4. At ngayon, ito tuloy-tuloy na nila to sa pagbasag ng Tori sa may bandang ibaba. Kung papansinin mo doon, Burrito, Sanford, sliver of HP, pero ang mangyayari is siya pa yung makakabaliktad, siya pa yung muling mamamatay doon sa senaryo na yon. King Kong, with a 2-1 scoreline,
Pero kasi in terms of objectives, you really have to give it up para sa side ng Echo Loud. Mas nagiging ano sila dito, decisive sila in to when to get yung kanilang mga tore, yung mga lord. And for King Kong, although meron siyang dalawang kills dito, ay hindi niya nagagampanan yung pagkuha ng objective para sa DC for Pegaxy. At hindi nila nagagamit yung heavy spin to its maximum potential. Dahil nga, talagang pinipilit sila ng Echo na lumaban, na lumaban, na lumaban. Pagka lumaban sila, magagamit yung heavy spin. Pagagamit yung heavy spin, tsaka sila kukuha ng objective. So, forced error siya sa side ng Echo Loud. Maganda yung sinabi mo, lagi na po-force yung heavy spin, and maganda kasi nga ano yun, ano, magandang decision or magandang cue para dito sa Echo na lumaban. Kagaya nito, pressuring yung top, mid, nasa bottom yung Lord, and tuloy-tuloy ang Echo rito na pinaparamdam yung kanilang mga presensya. Definitely something na kayang idepensa ng Z4 Pegaxy. Kompleto ang kanilang mga ultimates dito. Habang etong Lord ay tumutumba sa kamay ng Z4 Pegaxy, tumutulog sa ibang lanes dito yung Echo Loud. Ang Echo Loud, ang mapapagdesisyonan nila is wag na natin ipili to. Ang gawin na lang natin is mag-antay na lang tayo ng susunod na Lord. Kuhaan na lang natin sila ng Jungle Monsters para hindi na makapag-farm yung members dito ng Z4 Pegaxy. Masikip na yung buong kapapahan dito ng Z4, nakukulaya na ng pula. Ngayon, yung mga Iron Hook din ni Yawi, ang laking threat eh, no? Imagine kahit hindi yan tumama, the fact na mabitawan mo yung Iron Hook, malaking pressure na eh para sa side ng Z4. Mapansin mo, di ba? Parang nag-aatrasan nga sila eh. Every time na makikita silang Iron Hook eh. This is a big task para Z4 Pegaxy na patakasan nila to. Naman nangyari lahat yung signature conceal play na ginagawa ng Echo. Talagang iniikutan nila at si Sindel dito. Mag-isa na lang tumatakbo pa. And that is going to be that gold laner going down. 3v5 situation. Echo Loud. How will they handle this? Yawi, naghahanap lang ng hook to. Tipi ng tipi. And the hook will be thrown out. Pixel na lang. Pixel na lang. Uy! Ako alanganin. Pero si Sanford dito ha, pumapasok na rin. Nabitawan yung kanyang penalty zone. Wow. Echo Loud. Yawi signature move. Yung mga TP na yon, hindi talaga matatapos ang laro kapag walang TP itong si Yawi eh, no? Papakitaan niya talaga yan. Gagamitan niya ng mind games yan. Kapag kami nag... kapag ka naman may nagpunish sa kanya, ang gagawin niya yung hook niya eh. So it's part of the game. Part of the game talaga. Yeah, magaling yan. Oh, and King Kong getting caught out. Real-world manipulation. Ito siya naman pinihit. King Kong makakatakas dahil sa kanyang passive. Uy. Pero may penalty zone na ipapato dito ni Sanford, mga kaibigan. And that is going to be the Ruby going down. Lord is up. Luminous Lord na to. Burrito. And this is going to be huge for the side of Echo Loud. Medyo hihirap ang sitwasyon. May clear wave pa naman dito ang side ng Z4, possibly no kay 2N, kay Milk T. Pero again, that crucial Lord, butas yung baba nila, so hindi na nila ma-afford na makipag 5v5 team fight. Kasi nga naman, isa yan sa mga kanilang mga alalahanin. Wow, grabe to, Butters. Ano sa tingin mo or yung pwedeng gawin pa dito ng Z4 Pegaxy para mapigilan yung pagbulusok ng Echo Loud? Mag-ingat sila in terms of ano, in terms of the conceal play na ginagawa ng Echo Loud. Madaming beses sila nahuhuli nung conceal play na ginagawa ni Yawi na iniikutan sila lahat. And doon nabibreak yung backlights eh. Kumbaga hindi nagagawa ni Tu yung kailangan niya gawin, hindi nagagawa ni Sindel yung pag-damage niya sa mga tank heroes. And yung penalty zone katulad nito kailangan din nila iwasan. Naku. Naku, ito na nga, itutuloy-tuloy pa nila to. Si Chef Benny dito, may mga niluluto. Basag yung Tori sa gitna. Yung Lord mo ay pare, pero malulusaw na nga ng side ng Z4 Pegaxy. Ngayon, itong si MLBB soaking up the damage nung nanggaling din sa Echo Loud. Pero tower locking na ang mga miyembro dito ng Echo Loud. Game number 2, a clean sweep para sa Echo. Victory! 2-0 indeed, Burrito. At napaka
napaka-masterful ang pinakita. Kung kanina, yung unang game natin, it was all about balancing, tempo, everything for the side of Black Mass International. Ang pinakita naman ng Echo Loud dito is kung paano maging aggressive. Talagang pedal to the metal. Talagang harapan kung harapan, sapakan kung sapakan. Hika nga nila ang pinakita sa atin ng Echo dito. Mm, kasi meron din silang luxury na mapagharap eh, or humarap ng toe-to-toe. No? Imagine, andyan si Sanford, andyan itong si Carl Tizzi. I think yung ranged advantage nito hindi rin niya super na utilize dito against Sanji. Kasi Sanford, ang ganda ng mga huli niya sa penalty zone eh. I mean, kapag ka nagkaroon ng setup, lalapag yung penalty zone, tapos spam na yung mga glooms na meron ito si Sanji, and paulit-ulit nangyayari yon against Z4 Pegaxy at hindi sila nagkaroon ng solusyon against doon sa nagiging playstyle na meron ng Echo Loud. Mm-hmm. And then said it sa ating post-match, ladies and gentlemen, para makita natin kung ano nga ba yung mga ginawa dito ng side ng both teams. Look at Carl Tizzi, 109. Walang kabahid-bahid ng tank item. Ladies and gentlemen, talagang pure second skill lang yung takas niya. Habang nangyayari yung lahat, Sanford naman. Para sa akin, si Sanford talaga yung naging breakout player para dito sa series na to. Kung nakikita mo kung paano yung inalalayan si Carl Tizzi sa lahat ng turtle take na ginawa niya, kung gaano kadaming players dito ng Z4 yung pinanish niya at pinauwi niya kahit hindi man niya napatay, masasabi mo na si Sanford talaga yung nag-open dito para sa side ng Echo Loud na talagang hindi makabawi or hindi makahanap ng resources dito yung side ng C4 Pegaxy. Mm-hmm. Tsaka yung prioritization niya rin sa items, ano? Dominance Eyes, tapos nag-Radiant Armor pa rin siya dito. May respeto rin talaga sa damage output ni 2. Pero tingnan natin kung ano nga ba ang mga kaganapan sa ating game number 2. Mm-hmm. And kung pa isipin mo dito, ayan o, Sanford level 2 pumalo ng dalawang tao, si King Kong na pauwi. Tingnan mo si Carl Tizzi kung anong ginagawa, nagpa-farm lang nauna sa level 4. Nung nauna sa level 4 si Carl Tizzi at nag-clear si Akai, tinakedown nila agad yung Esmeralda, tapos mag-up na agad yung turtle. At dahil nga nangyari yun ay sabihin na lang natin nagkaroon pa ng opening dito si Carl Tizzi na i-take yung Lord na hindi nako-contest. Ng turtle pala, na hindi nako-contest basta-basta. Grabe yung effort na ginawa niya dito. Oo, iba talaga. Tsaka nag-agree din ako sa sinabi mo, no? Isa si Sanford talaga sa naging rason kung bakit nagiging uncontested yung mga turtle kits Carl Tizzi dito, no? Ang laki ng impact na ginagawa niya, binabraso niya yung mga members dito ng opposing team, no? And grabe, total domination para dun sa lane niya, tapos nakakatulong pa siya sa objective. Again, napakalaking contribution na nanggagaling dito kay Sanford. Mm-hmm. At ayan na naman, Sanford na naman, pinalo na naman niya yung mga members nung nakita dito ng mga members ng side ng Echo Loud na wala ng mga skills at nagamit na sa kanya. Nagtalo na din sila and they got a kill. At penalty zone na naman ang nakahuli doon sa isang member ng C4 Pegaxy. Si Sindel dito dahil doon ay napatakbo doon sa may kabilang side ng mapa. And yawi dito with that play. Ito talaga yung pinaka nag-setup sa akin din ng pinaka victory. Ito yung winning moment nila nung nahatak nila yon, nung nakuha na yung Lord. They went in, Benny took down yung mid turret, tapos it was more of yung gulang factor na naman para sa akin. Isan for discipline mo, bata pa talaga, tapos batak na, and with Echo, na nandito na siya sa Echo Loud, parang dumating na sa point na nagkaroon na rin siya ng malay na, ay, teka lang, confident ata yung mga kasama ko dito. Ah. Parang dapat ata confident din ako, ito yung kinalabasan. Mm-hmm. Kumbaga, kailangan niya rin i-jive yung sarili niya doon sa meron ang kanyang team ngayon, di ba? Lahat yan gutom eh. So, kailangan niya rin magutom, kailangan rin uhaw siya palagi sa pagkapanalo, and ito yung naging resulta, Sanford,
with that Teresila, sobrang init and sobrang tindi ng ibinigay at contribution niya doon sa naging laban na yon. Oo, pero ngayon Burrito, we will head into a short break. Pagkatapos ng break na yon ay may isa pa tayong series para sa araw na ito. Huwag na huwag kayong alis, magbabalik ang PH Qualifiers ng IESF Bali 2022.